Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. So, ikaw ba ay nagdududa sa nabili or ginagamit mo na hygrometer? Duda ka ba kung accurate ba or may error na yung nabili mo or ginagamit mo na hygrometer? Dahil sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-calibrate ng hygrometer sa simpleng paraan. So, bago ko impisahan yung ating tutorial, gusto ko lang magpasalamat po ulit dun sa aking mga subscriber at sa mga sumusubaybay po sa aking mga tutorial. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. So ayan, balik na po tayo doon sa pagka-calibrate ng hygrometer. Kung paano nga ba? Ito po yung pinakasimpleng paraan. So marami pong klase ng hygrometer. Yung makikita nyo ngayon ay ito lang po yung aking stock. Ito lang po yung aking kalimitang ginagamit. So ito, thermostat po ito. Meron kasi siyang humidity display. Meron siyang hygrometer na rin. Ayan, yung nakikita nyo na 72%. Ano yan? Sa humidity po yan. Tapos yung ganitong uri ng hygrometer. Ito yung kalimitan na nakikita ko na ginagamit itong marami. Ang kailangan lang po natin para mag-calibrate ay kailangan po natin ng Ziploc bag. Kailangan wala po siyang singaw or wala siyang butas. Kung may butas man, siguro lagay na lang natin ng tape. Tapos kailangan din po natin ng asin. So ayan, ganyan po kadami yung asin. Nilagay ko lang siya sa takip ng bote. Tapos, kailangan din natin ng tubig. Hindi naman ganun kadaming tubig. Siguro, konting-konti lang. Kung may dropper kayo, mas maganda. Ang kailangan nating palabasin na texture ay ganito. Para siyang basang buhangin lang. Hindi natin kailangan na sobrang dami ng tubig. Hindi natin, ang purpose natin ay hindi para tunawin yung asin. Parang babasain lang natin. So, ganito lang po yung texture niya. At, pag kakalibrate po niyan ay yung ating asin na basa ilalagay lang natin sa loob ng ating Ziploc bag. Ayan, lalagay lang po natin yan. Tapos kung ano man yung ginagamit yung hygrometer, yung sensor niya ay ilagay nyo sa loob ng ating Ziploc bag. Tapos ilock po natin. Ayan, ilalock lang po. Tapos iiwanan po natin yan hanggang 6 to 8 hours. So ito, para masilyo dito sa dulo, nilagyan natin siya ng ipit para walang singaw. Ayan. So ganyan lang po ang pagkakalibrate. Kaso matagal nga lang po talagang proseso kasi kailangan natin siya na 6 to 8 hours. Ayan. After 6 to 8 hours, ang kailangan nating maging reading dapat niya ay 75% exact po. So, pagpalagay natin, nag-reading na siya ng, after ng 8 hours, nag-reading siya ng 75%. Ibig sabihin, yung hygrometer na ginagamit nyo is accurate. So, doon naman tayo sa error. After 8 hours, nag-reading si hygrometer nyo ng 76. Ibig sabihin, may error siya ng positive 1% ng relative humidity. Kasi, ang target dapat natin during calibration ay 75% ang maging reading dito sa ganitong process na nasa loob siya ng Ziploc bag na merong asin sa loob. Ito yung tinatawag na salt test. Hindi ako expert sa ganito. Ni-research ko din lang to. So, ginawa ko lang ng video para i-share din sa inyo. So, ayun, doon na tayo sa error. After 8 hours, nag-reading siya ng 76% relative humidity. Ibig sabihin, yung hygrometer nyo, meron siyang error ng positive 1%. So ngayon, tinanggal nyo na siya sa Ziploc bag natin. Inilagay nyo na siya sa incubator. Pagpalagay natin, ilagay nyo sa setter nyo. Tapos, nag-read siya ng 60% dun sa humidity natin, dun sa loob ng, nasa loob na siya na ng incubator. Ah. Ngayon, during calibration natin, nag-reading nga siya ng 76, may error siya ng positive 1%. Tapos, nung nilagay natin sa incubator, nag-reading siya ng 60. Ibig sabihin, mag-minus ka. Kung sa incubator na nakalagay na to, ang display niya ay 60, ibig sabihin, ang tunay na humidity sa loob is 59. Kapag ang error ng ating hygrometer is positive, mag-minus tayo sa actual na reading kapag nakalagay sa incubator. So, doon naman tayo sa negative. Kinalibrate natin, nilagay natin sa Ziploc bag. After 8 hours, nag-reading siya ng 74% relative humidity. Ngayon,
sabihin, meron siyang negative 1% na error. Negative 1 kasi mas mababa sa 75. Nilagay natin uli sa incubator, tapos nag-reading din siya ng 60. Ibig sabihin, magpa-plus ka. Magpa-plus 1 ka. Kasi yung ganitong uri ng hygrometer, wala tong ano, correction. Hindi mo na makukorek yung error niya. Wala ka ng ibang mapipindot dito. Dito kasi battery na lang to eh. So, dun sa ganitong thermostat, meron siyang correction. Yung tinatawag sa calibration mode. Ito siya. So, punta ka lang sa... Long press mo lang yung P. Tapos, punta ka sa... U23. Ayan, naka-zero siya. Pagpalagay natin, may error, no? Dito mo itatama yan. Kapag, yan, adjust ka dyan. Halimbawa, yan, positive. Or hanggang sa negative. Andyan na po yan. Kapag bumili na po naman kayo ng ganitong thermostat, meron na po dun yung, kung ano yung papasukin nyo na code. Doon po yung calibration para sa temperature. At meron din po itong calibration para sa, humidity para sa ating hygrometer. So, isiro ko lang to. Kasi ito, nakalibrate ko na, wala naman siyang error. Sakto lang. Nung kinalibrate ko to, nag-read siya ng 74.6. So, may error lang siya na 0.4. So, hinayaan ko lang kasi sobrang dikit naman. Hindi ko na siya ikinorek. So, ayun guys. Ganun lang po kadali. Meron pa akong na-research sa internet na... Pero ganito rin naman yung kanyang way. Ilalagay nyo rin siya sa... Ziploc. Kaso, sobrang mahal. Parang nasa 1,000 plus. Ang pangalan niya, search niyo na lang po guys kung interesado kayo. Kung may budget naman kayo. Kasi, ano siya, nasa 1,000 plus. Ang pangalan po nung pang-calibrate ng hygrometer na yun ay Bubeda. Ano lang po siya, Ziploc bag din siya. Pero, dun sa loob, may kasama na siya na ano, yaang parang nakabag siya. Siguro pag nagka-budget ako, bibili ako. Pag-aaksayahan ko yun ng budget. So, ibabawas ko yun. Pag ako'y nagka-budget, pag nakaluwag-luwag yung aking budget para ma-experience ko naman kung accurate nga ba siya or hindi ko rin sure kung ilang beses mo siya pwedeng gamitin. So, ayun guys. Ganyan lang po kadali na mag-calibrate ng hygrometer. So, maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.